Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ngayong buong pagmamahal naming inaalala ang iyong paglalakbay patungo sa Kalbaryo na naging katuparan ng pangakong pagtubos ng aming mga kasalanan. Inaalala namin ang iyong pagtanggap ng buong galak sa pagpasan mo ng iyong krus. Tiniis mo ang mga paghihirap ng katawan at diwa dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal para sa amin. Ang iyong pagpapakasakit at mauwaing pag-ibig ay isang pahayag ng iyong mapagpatawad na puso. Panginoong Jesus, sa pagsisimula namin itong daan ng krus, hinihiling namin na manguna ka at gabayan kami upang sundan ng buong katapatan ang iyong mga yapak. Itinataas namin sa iyo sa aming panalangin ang buong mundo, ang bayang Pilipinas, ang aming mga pamayanan at pamilya na tinamaan ng COVID-19 pandemic crisis na ito. Ito ang mabigat na krus na aming karga-karga. Hinihiling namin na sa aming pagbubuhat ng krus na ito, maranasan namin na Ikaw ang bumubuhat. Ikaw ang nagsasalba sa amin. Ikaw ang nagpapagaan ng aming katawan, puso at kalooban sa gitna ng aming mga pangamba at takot. Naway maramdaman namin ang iyong pagpasan at ang iyong paghihilom at kaligtasan. Sumasampalataya kami na sa daan ng krus na ito, maramdaman namin ang iyong pag-ibig, maramdaman namin ang iyong pagkalinga, maramdaman namin na hindi mo kami pababayaan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, gunitain huling hapunan niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Gunitain huling hapunan niya si Jesus na ating Panginoon. Gunitain huling hapunan niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Gunitain huling hapunan niya si Jesus na ating Panginoon. Gunitain huling hapunan niya. O
Kristo awa, maawa ka sa aming makasalanan. Gunitain huling hapunan niya si Jesus na ating Panginoon. Gunitain huling hapunan niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Gunitain huling hapunan niya. Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 26, Talata 26 hanggang 30. Habang sila'y kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, at matapos magpuri sa Diyos, pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa mga alagad habang sinasabi, "Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos ay kinuha niya ang kalis, nagpasalamat siya at ibinigay sa kanila habang sinasabi, "Inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na ibinubuhos para sa marami, para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko rin sa inyo, hindi na ako iinom pa ng katas na ito ng ubas hanggang sa araw na inumin kong kasalo ninyo ang bagong alak sa kaharian ng aking ama." At pagkaawit ng mga salmo, pumunta sila sa bundok ng mga olibo. O Jesus, ang huling hapunan mo noon ang naging pundasyon ng aming pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayon. Hindi po naming lubos maisip na noong 14 ng Marso ay marami sa aming mga simbahan at kapilya ang magdiriwang ng huling Eukaristiya bilang isang sambayanan. Ngayon kami pong lahat ay naka-lockdown at quarantine. Kaya ang aming pagdiriwang ng banal na misa ay naka-online at sa FB na lamang dala nitong COVID-19 pandemic. Umiiyak ang aming mga puso dahil hindi kami makatatanggap ng banal na komunyon sa anyo ng tinapay at alak. Gayon pa may salamat pa rin dahil sa pamamagitan ng espiritual na komunyon, ikaw ay damang-dama namin. Ikaw na nag-alay ng iyong katawan at dugo ay suma sa amin at nagbibigay ng lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok
na dinadaanan namin ngayon. Alam namin na hindi magaganap ang huling hapunan sa aming buhay bilang Kristiyano dahil ang Eukaristiyang pinagdiriwang mo noon at ipinagdiriwang namin ngayon ay patikim lamang sa Eukaristiyang ipagdiriwang namin sa langit na aming pagsasaluhan magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesus na ating Panginoon sa halamanan ng Getsemani. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sa halamanan ng Getsemani, si Jesus na ating Panginoon. Sa halamanan ng Getsemani, O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sa halamanan ng Getsemani, si Jesus na ating Panginoon. Sa halamanan ng Getsemani, O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sa halamanan ng Getsemani, si Jesus na ating Panginoon. Sa halamanan ng Getsemani, O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sa halamanan ng Getsemani, ang ikalawang istasyon, ang pagtangis sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 26, talata 36 hanggang 46. Nagpunta si Jesus na kasama ang mga alagad
sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane at sinabi niya sa kanila, "Maupo kayo rito habang nagdarasal ako sa dako roon." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimula siyang labis na mahapis at mamighati. At sinabi niya sa kanila, "Labis na kalungkutang parang kamatayan ang aking nadarama. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin." At pumunta siya sa malayo-layo pa at nagpatira pa habang dinarasal. "Ama, kung maaari, palampasin mo sa akin ang kalis na ito. Ngunit hindi ang loob ko, kundi ang sa iyo." At pagbalik niya sa mga alagad, nakita niya silang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba kayo makapagpuyat na kasama ko ng kahit isang oras lamang? Magpuyat at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Talagang masigasig ang espiritu, ngunit mahina ang laman." Umalis siya uli para manalangin nang makalawa at sinabi, "Ama, kung hindi ito lalampas sa kailangan kong inumin, ang kalooban mo ang matupad." At sa pagbalik niya, muli niya silang nakitang natutulog. Mabigat nga ang kanilang mga mata, kaya muli niya silang iniwan para manalangin, na gayon din ang sinabi. At sa kanya nilapitan ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sige, matulog kayo at magpahinga. Dumating na ang oras at ibibigay na ang anak ng tao sa mga taong makasalanan. Gumising na kayo at tumindig. Narito na ang magkakanulo sa akin." O Jesus, alam namin na nung ikaw ay lumuhod at nagdasal sa hardin ng Getsemani, hirap na hirap ka na tanggapin ang kalooban ng Ama na daanan ng iyong pagpapakasakit at pagkamatay. Sa tindi ng aming pagluhod at pananalangin dala ng COVID-19 pandemic na ito, pakiramdam namin ay nakikiisa kami sa iyong pagtangi sa hardin ng Getsemani. Marami kaming panalangin. Panalangin na sana'y iadya mo ang aming kalusugan at aming pamilya sa bangis ng COVID-19. Katulad mo, Panginoon, may pagtangis na dumudulog kami na sana hindi na humaba ang quarantine period na ito dahil marami sa aming mga kababayan ang naghihikaho sa buhay, sadsad sa kahirapan, at maaaring mamatay pa sa gutom at sakit dahil wala nang makain. Pero alam namin, sa iyong panalangin, tinanggap mo ang kopa ng pagdurusa. Akayin mo kami, Panginoon, upang yakapin din namin ang kopa ng pagpapakasakit na dinadaanan namin ngayon na ang tanging panghahawakan ay ikaw. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, siya ay di nala kay Pilato. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus dinala kay Pilato, si Jesus na ating Panginoon, siya ay dinala kay Pilato.
Si Jesus dinala kay Pilato. Si Jesus na ating Panginoon, siya ay dinala kay Pilato. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus dinala kay Pilato. Si Jesus na ating Panginoon, siya ay dinala kay Pilato. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus dinala kay Pilato. Ang ikatlong istasyon si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 27, Talata 15 hanggang 26. May kaugalian sa piyesta na pinalalaya ng gobernador ang sinumang bilanggong gustuhin ng bayan. At may tanyag na bilanggo roon na nagngangalang Barabas. Sa kanilang pagtitipon, nagtanong si Pilato, "Sino ang gusto ninyong pakawalan ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam nga niya na ipinadala nila sa kanya si Jesus dahil sa inggit. Habang nakaupo sa hukuman si Pilato, nagpasabi sa ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan. Labis akong pinahirapan ng panaginip ko kagabi dahil sa kanya." Sinulsula naman ng mga punong pare at matatanda ang mga tao para hingin si Barabas at ipaligpit si Jesus. Kaya nang tanungin sila ng gobernador, "Sino sa kanila ang gusto ninyong palayain ko?" Sumagot sila, "Si Barabas." Tinanong sila ni Pilato, "At ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At nagsisagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." Ipinilit ni Pilato, "Ano ang kanyang kasalanan?" Ngunit lalo nilang nilakasan ang sigaw, "Ipako iyan sa krus." Nakita ni Pilato na wala siyang magagawa at baka magkagulo pa ang mga tao. Kaya humingi siya ng tubig at naghugas ng kanyang kamay sa harap ng mga tao habang sinasabi, "Wala akong pananagutan sa kanyang dugo. Kayo ang mananagot." At sumagot ang lahat, "Mabuhos nawa sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo."
Kaya pinalaya ni Pilato si Barabas, ngunit ipinahagupit naman si Jesus at ibinigay para ipako sa krus. Panginoong Jesus, hinatulan ka ng kamatayan ng walang katarungan at walang kalaban-laban. Noong panahong iyon, maliwanag na parang wala kang kakampi. Ang mga disipulo mo ay nagtago at hindi ka man lamang ipinagtanggol. Masakit isipin na ang iyong mga tinuruan, kinabayan, pinagaling at minahal ay nawalang parang iglap nung ikaw ay hinusgahan at binabaan ng parusang mamatay sa krus. Sa panahong ito, dala ng COVID-19 pandemic, parang hinatulan ng kamatayan ng marami sa amin, dala ng mabilis na pagkalat ng virus. Maraming matatanda ang hindi na magamot at karamihan sa kanila ay mga namatay na. Marami sa aming leader ay puspusan ang mga pagpaplano upang mabawasan ang pagkalat ng virus na ito. Marami sa aming mga doktor at health workers ay pagod na sa pagsalba ng mga matatanda na kritikal na ang kondisyon. Hindi ba para na rin silang hinatulan ng kamatayan ng walang kalaban-laban? Damang-dama namin, Panginoon, ang iyong nararanasan. Hari nawa sa mga oras na ito, maramdaman ng marami na tinamaan ng COVID-19, lalo na ang matatanda at nag-aagaw buhay na hindi sila nag-iisa. Nakasama ka nila at hawak ang iyong kamay. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, koronang tinik ipinutong. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Koronang tinik ay ipinutong si Jesus na ating Panginoon. Koronang tinik ipinutong. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Koronang tinik ay pinutong si Jesus na ating Panginoon. Koronang tinik ipinutong. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Koronang tinik ay ipinutong si Jesus na ating Panginoon. Koronang tinik ipinutong. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Koronang tinik ay ipinutong. Thank you.
Ang ika-apat na istasyon, si Jesus ay hinampas at pinutungan ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 27, Talata 27 hanggang 31. Ipinasok si Jesus ng mga sundalo ng gobernador sa pretoryo o bulwagan at tinawag ang buong hukbo sa paligid niya. Hinubaran nila siya at dinamitan ng kulay pulang balaban. At pumilipit sila ng isang koronang tinik, ipinutong ito sa kanyang ulo at inilagay ang isang patpat sa kanyang kanang kamay. At saka sila lumuhod sa harap ni Jesus at nilibak siya sa pagsasabing, Mabuhay ang hari ng mga Hudiyo. Dinuraan nila siya, kinuha ang patpat sa kanyang kamay at inihampas ito sa kanyang ulo. Matapos nila siyang libakin, inalis nila ang pulang balaban, isinuot sa kanya ang sariling damit at inilabas para ipako sa krus. Panginoong Hesukristo, ikaw ay hari namin na karapat dapat na putungan ng koronang ginto, pero ang ipinutong sa iyo ay koronang tinik. Imbis na ikaw ay parangalan at iakyat sa pedestal, ikaw ay pinahiya at naramdaman mo sa iyong ulo ang talim at sakit ng bawat tinik ng koronang ipinutong sa iyong ulo. Ang tinik na iyan ay ang aming mga pagkakasala. Ito'y tinanggap mo, ito'y tiniis mo. Nagdugo ang iyong ulo at walang anumang reklamong narinig sa iyo. Sa panahong ito, ramdam ng buong mundo at ng bawat isa sa amin ang tinik ng koronang pinaparamdam ng COVID-19. Ramdam namin ang kirot dulot ng sugat ng tinik sa aming mga ulo at nagdudugo ang aming mga ulo ngayon sa kakaisip kung paano kami mabubuhay. Paano matutustusan ang pangangailangan namin araw-araw dahil tumigil ang trabaho? At kung tinamaan na kami ng sakit, kami ba'y gagaling? Sumasakit ang aming ulo dala ng tinik na dulot ng COVID-19 dahil hindi kami makapagplano. Hindi namin alam kung anong mangyayari bukas o sa makalawa o sa isang buwan. Nahaharap kami sa sitwasyon na kahit na gaano kami kagaling mag-isip, magplano, hindi namin maunawaan. Hindi namin matanto kung ano ang kahihinatnan ng aming sitwasyon. Nais naming humiyaw ng tama na, pero dahil ikaw ay hindi nagreklamo at tiniis mo sa katahimikan ang mga hapdi ng sugat sa iyong ulo, ito ang magsisilbing larawan upang katulad mo mapagtiisan namin at tanggapin ang hapdi ng mga sugat na ito. Amen.
Si Jesus na ating Panginoon, tinanggap niya krus na mabigat. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Tinanggap ni Jesus ang krus, si Jesus na ating Panginoon. Tinanggap niya krus na mabigat. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Tinanggap ni Jesus ang krus, si Jesus na ating Panginoon. Tinanggap niya krus na mabigat. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Tinanggap ni Jesus ang krus, si Jesus na ating Panginoon. Tinanggap niya krus na mabigat. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Tinanggap ni Jesus ang krus. Ang ikalimang istasyon, si Jesus ay nagpasan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa Mabuting Balita ayon kay San Juan, Kabanata 19, Talata 16 hanggang 17. Kaya nooy ipinaubaya si Jesus ni Pilato sa mga tao upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus. Siya mismo ang nagpasa ng krus at lumabas tungo sa lugar na kung tawagi Puok ng Bungo, na sa Hebreyo'y Golgota. Binuhat at niyapos mo ng buong puso ang mabigat na krus patung Kalbaryo. Panginoong Jesus, pinasan mo ito kahit hirap na ang buong mong katawan, dala ng mga sugat na dulot ng koronang tinik.
at latigong inihampas sa iyo. Alam naming gusto mo nang bumigay at hindi mo na kayang buhatin kahit sarili mong katawan. Subalit sa natitira mo pang lakas, pinasan mo pa rin ang mabigat na krus. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga lider ng maraming bansa, simbahan, institusyon, syudad, ang bigat na dulod ng COVID-19. Kahit gaano kagaling at kaeksperto silang magplano sa larangan ng kanilang pinangangasiwaan, nahaharap sila sa isang sitwasyon na parang hindi nila kakayanin magkaroon ng kaayusan at maglingkod ng epektibo sa taong bayan. Parang buhat nila ang mundo sa kanilang balikat at ngayon damang-dama nila ang bigat ng kanilang responsibilidad sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Pero kailangan nilang pasanin ang krus ng kanilang paglilingkod. Sa gitna ng kanilang kahinaan at pagkamakasalanan, ipinataw pa rin sa kanila ang krus na ito para sa isang misyon. Panginoong Hesus, hari nawa, maramdaman nila na hindi lang sila ang nagbubuhat sa krus, kundi pinapasan mo ito para sa kanila upang magampanan nila ang kanilang tungkulin sa kapwa. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, siya ay nasubasob sa lupa. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Subasob sa lupa, si Jesus na ating Panginoon, siya ay nasubasob sa lupa. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Siya ay nasubasob sa lupa, si Jesus na ating Panginoon, siya ay nasubasob sa lupa. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Siya ay nasubasob sa lupa, si Jesus na ating Panginoon, siya ay nasubasob sa lupa. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan.
sa lupa. Ang ika-anim na istasyon, si Jesus ay nadapa. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 23, Talata 22 hanggang 25. Ikatlong beses na sinabi ni Pilato sa mga tao, "Anong masama ang ginawa niya? Wala akong nakitang dahilan para ipapatay si Jesus. Kaya ipahagupit ko siya at pakakawalan." Pero patuloy silang sumigaw ng malakas at hininging ipako siya sa krus at lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Kaya ipinasya ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi. Pinakawalan niya ang taong kanilang hinihingi na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, at ipinaubaya si Jesus sa kanilang kagustuhan. Napakabigat ng pasan mong krus, Panginoon. Imposible kay hindi madapa o kaya'y masadlak sa daang iyong nilalakaran. Lahat kami ay nadadapa, dala ng kasalanang dulot ng tuksong kalimitay, di namin maiwasan at mapagtagumpayan. Ngayon nahaharap kami sa isang sitwasyon na marami kaming pinagdidesisyonan sa buhay, sa pamilya, sa pamayanan, para masolusyunan ang mga sirkumstansya dulot ng COVID-19. Sana, Panginoon, lahat ng desisyon ay magdulot ng positibong resulta. Subalit dala ng aming kahinaan at kasalanan, may ilang pagkakataong mali ang aming desisyon na nagdudulot ng negatibong resulta na hindi pabor sa aming buhay, sa aming personal na kalusugan, kaayusan ng pamilya o komunidad. Maaaring ito'y ituring na hindi magandang pagkadapa o pagsadlak sa aming planong minimithi. Kami marupok, mahina, makasalanan. Patawarin mo kami. Ngunit hindi ka nananatiling nadapa. Ikaw, Panginoon, ay tumayo at pinagpatuloy ang lakad patungo sa Kalbaryo. Huwag nawa kaming panghinaan ng loob at patuloy kaming tumayo sa kabila ng pagkakasala.
Amen. Si Jesus na ating Panginoon, tinulungan ni Simon ng Sirene. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sirene. Si Jesus na ating Panginoon, tinulungan ni Simon ng Sirene. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sirene. Si Jesus na ating Panginoon, tinulungan ni Simon ng Sirene. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sirene. Si Jesus na ating Panginoon, tinulungan ni Simon ng Sirene. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sirene. Ang ikapitong istasyon, si Jesus ay tinulungan ni Simon ng Sirene. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 27, Talata 32. Paglabas ni Jesus at mga sundalo, may nasalubong sila na isang lalaking taga Sirene na nagngangalang Simon, at pinilit nila siyang pasanin ang krus ni Jesus. Habang naglalakad kang pasan ang iyong krus, walang gustong lumapit sa iyo dahil baka mapagkamalang kakampi o disipulo mo.
Takot ang lahat na lumapit sa isang pinagkaisahan upang ituring na kriminal na hinatulan ng kamatayan. Pero si Simon ng Sirene ay nabagbag ang damdamin at naglakas loob na lumapit sa iyo at tulungan ka. Marami sa aming mga doktor, nurses at health workers ay katulad ni Simon ng Sirene. Tinutulungan nilang buhati ng krus ng maraming pasyenteng may sakit at nag-aagaw buhay dulot nitong COVID-19. Sumumpa silang tulungan ng may sakit at ialay ang kanilang buhay para maligtas ang sinumang may karamdaman o matinding kapansanan. Ilan na sa aming mga doktor ang tinamaan ng COVID-19 at namatay dahil sa pangangalaga sa mga tinamaan ng virus. Protektahan mo sila, Panginoon, ang makabagong Simon ng Sirene sa panahon ngayon. Gamitin mo sila na pagalingin ang mga may sakit. Damayan mo ang mga naulila nilang mahal sa buhay. At sa mga pumanaw na, ay tanggapin mo sila sa iyong kaharian. Hari nawa, marami sa amin ang maging katulad ni Simon ng Sirene na umakay at tumulong sa kanila na maaaring ngayon o pagkatapos ng krisis na ito. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, kinausap babaeng nananangis. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Kinausap babaeng nananangis, si Jesus na ating Panginoon. Kinausap babaeng nananangis, O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Kinausap babaeng nananangis, si Jesus na ating Panginoon. Kinausap babaeng nananangis, O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Kinausap babaeng nananangis, si Jesus na ating Panginoon. Kinausap babaeng nananangis, O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Kinausap babaeng nananangis. Thank you.
ang ikawalong istasyon si Jesus at ang mga babaeng taga Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 23, Talata 27 hanggang 31. Napakaraming tao ang sumunod kay Jesus, kasama ang mga babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa Kanya. Lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ako ang inyong iyakan, kundi para sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak kayo umiyak. Sapagkat, palapit na ang panahon na sasabihin, mapapalad ang mga baog, ang mga babaeng di nagkaanak, at mga dibdib na di nagpasuso. At sasabihin nila sa mga bundok, bumagsak kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano pa kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang mga babaeng taga-Jerusalem ay lumuluha't tumatangis habang minamasdan kang nagdurusang pinapasan ng krus. Marami ng lumuluha at tumatangis na individual, pamilya at pamayanan na nawala ng mahal sa buhay dulot ng COVID-19. Hindi nila inaasahan na ang mga kasama nila sa bahay, kaibigan, kaopisina o kakilala ay magkakasakit ng malubha o biglang pumanaw dahil tinamaan ng virus. Nagdurugo ang kanilang puso dahil sila ay nawala ng minamahal. Sa gitna ng mga hapis at pagluluksa, hagurin mo ang aming puso upang maibsan ang sakit na aming nadarama. Iparamdam mo sa amin na kahit ikay nahihirapan, ay kasama ka namin. Hayaan mong kami ay lumuha ng may pagtangis dahil alam namin na hindi kami nag-iisa at kasama ka namin, Tuwina. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, ipinako na sa krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Ipinako sa krus si Jesus na ating Panginoon, ipinako na sa krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Ipinako sa krus si Jesus na ating Panginoon, ipinako na sa krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Ipinako sa krus si
Jesus na ating Panginoon, ipinako na sa krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Sa krus. Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay hinubaran at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 27, Talata 33 hanggang 36. Pagkarating ni Jesus at mga tao sa lugar na tinatawag na Golgota o Kalbaryo, na ibig sabihin lugar ng bungo, pinainom ng mga sundalo sa Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Tinikman ito ni Jesus ngunit hindi niya ito ininom. Doon nila siya ipinako sa krus at pinaghati-hatian sa sugal ang kanyang mga damit at sa kanila pinaupo para bantayan siya. Natapos na ang iyong paglalakbay patungo sa Golgota, ang lugar ng mga bungo. Inilatag na ang krus at hinubaran ka upang ipako. Inihiga ang iyong hubad na katawan sa kahoy na krus at naramdaman ng iyong kamay at mga paa ang ibinaong pako sa krus. Panginoon, nararamdaman namin sa aming mga puso ang matalim na pako dulod ng COVID-19. Maraming nasa ospital ngayon na parang ipinako na sa higaan dala ng lumalang karamdaman dulod ng COVID-19. Ilan sa kanila ay intubated. Bumigay na ang kanilang mga baga at buong katawan. Kahabag-habag ang kanilang sitwasyon. Gusto nilang bumangon, pero hindi nila magawa dahil wala silang lakas. At pakiramdam nila, malapit na silang mamatay. Hilumin mo sila, Panginoon. At kung kalooban mo ay bigyan mo pa sila ng pagkakataong gumaling at mabuhay. Ipinauubaya namin sa iyo, Panginoon, ang aming nararanasan ngayon. Ito'y dalangin namin. Amen.
Si Jesus na ating Panginoon, paraiso ipinangako niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Paraiso ipinangako niya, si Jesus na ating Panginoon. Paraiso ipinangako niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Paraiso ipinangako niya, si Jesus na ating Panginoon. Paraiso ipinangako niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Paraiso ipinangako niya, si Jesus na ating Panginoon. Paraiso ipinangako niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Paraiso ipinangako niya. Ang 10th istasyon, ang pinatawad na magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas, Kabanata 23, Talata 39 hanggang 43. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal na nakapako sa krus. Di ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Pero pinagsabihan ito ng isa pang kriminal. Wala ka bang pitagan sa Diyos? Ikaw na gayon ding pagdurusa ang dinaranas. At bagay ito sa atin sapagkat tinatanggap lamang natin ang nararapat sa ating mga ginawa. Ngunit wala naman siyang nagagawang masama.
at sinabi pa niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot si Jesus, "Talagang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso." Panginoong Jesus, hindi maubos maisip ng pinatawad mong magnanakaw, na bukod sa pagpapatawad ay ipinagkaloob mo ang paraiso para sa Kanya dahil sa iyong habag at pag-ibig. Panginoon, marami nang naging biktima ng COVID-19. Katulad ng magnanakaw, kami ay sumasamo sa iyong harapan. Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Isama mo kami sa iyong paraiso. Patawad, Panginoon, patawad. Aasa lamang kami, Panginoon, sa iyong pagpapatawad at sa himalang iyong igagawad sa buong mundo na inyong nilikha at minamahal. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, ibinigay si Birhen Maria. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Jesus na ating Panginoon, ibinigay si Birheng Maria. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Maria, mahal naming ina, si Jesus na ating Panginoon, ibinigay si Birheng Maria. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Jesus na ating Panginoon, ibinigay si Birheng Maria. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan.
ang 11th istasyon, si Maria at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 19, Talata 25 hanggang 27. Nangakatayo naman sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria ni Cleophas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa alagad na mahal niya na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyon, tinanggap siya ng alagad sa kanyang tahanan. Naglakas loob ang iyong mahal na ina at iyong alagad na si Juan. Nadamayan ka sa iyong paghihirap sa paanan ng krus. Inihabilin mo sila sa isa't isa. Pinatunayan mo na kahit na ika'y nag-aagaw buhay, mahalaga pa rin na pangalagaan nila ang bawat isa. Panginoon, sa quarantine period na ito, sa aming mga tahanan at komunidad, wala na kaming ibang aasahan kundi bawat miyembro ng pamilya. Sa panahong ito ng COVID-19, kahit na may social o physical distancing, mahalaga pa rin sa amin ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa bilang mag-anak. Sa panahon ng krisis, Panginoon, protektahan mo ang aming buong pamilya at komunidad. Panatilihin mo kaming nagkakaisa sa gitna ng aming mga hinaharap na krisis. Kung hindi man kami makapaghawa kamay, naway maramdaman namin na hawak namin ang puso ng bawat isa at maramdaman namin hawak mo rin ang aming puso. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, namatay sa banal na krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Jesus na matay sa krus, si Jesus na ating Panginoon, na matay sa banal na krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus na matay sa krus, si Jesus na ating Panginoon, na matay sa banal na krus.
Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus na matay sa krus, si Jesus na ating Panginoon, na matay sa banal na krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus na matay sa krus. Ang 12th istasyon, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 27, Talata 45 hanggang 50. Mula tanghaling tapat hanggang hapon, nagdilim ang buong lupain. Nang ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," na ang kahulugay, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Nang marinig ito ng ilan sa mga naroon, sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Tumakbo ang isa sa kanila, kumuha ng espongha, isinausaw ito sa suka, inilagay sa patpat at pinainom sa kanya. Sinabi naman ng iba, "Huwag, tingnan natin kung ililigtas siya ni Elias." Muling sumigaw si Jesus ng malakas at pinayaon ang Espiritu. Panginoon, nalagutan ka na ng hininga. Namatay ka na sa krus. Natupad na ang iyong misyon. Madami sa amin ang namatay na rin dulot ng COVID-19. Marami sa amin ang nagampanan din ang aming misyon sa pamilya, sa pamahalaan, sa aming profesyon, lalo na sa mga frontliners na binawian ng buhay para tulungan at pagalingin ang ilang may sakit dulot ng virus. Salamat sa mga bukas palad na nag-alay ng buhay, lalo na rin
ang mga frontliners. Marami sa kanila ang mga health professionals na nagbuwis ng buhay para sa amin. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian. Sandali tayong tumahimik at ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga biktima ng COVID-19. Sumapayapa nawa ang kaluluwa ng mga yumao, Panginoon, at sinagan sila ng kaliwanagang walang hanggan. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, siya ngayon ay inilibing. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay inilibing, si Jesus na ating Panginoon, siya ngayon ay inilibing. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay inilibing, si Jesus na ating Panginoon, siya ngayon ay inilibing. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay inilibing, si Jesus na ating Panginoon, siya ngayon ay inilibing. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay inilibing. Ang 13th estasyon
si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 27, Talata 57 hanggang 61. Nang magtatakip silim na, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na nagngangalang Jose. Alaga din siya ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato para hingin ang katawan ni Jesus at iniutos naman ng gobernador na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang katawan ni Jesus, binalot sa malinis na telang linen at inilibing sa bago niyang libingan na inuka sa bato. Pinagulong niya ang isang malaking bato sa bukana ng libingan at saka siya umalis. Nakaupo naman si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa harap ng libingan. Ibinaba ang iyong katawang wala ng buhay mula sa krus. Dinala ito sa isang madilim na libingan. Ito rin balang araw ang aming kahihinatnan. Maraming namatay, Panginoon, dala ng COVID-19 na hindi man lang nasulyapan sa huling sandali ang kanilang buhay dahil sa matinding isolation na ipinaiiran. Ibinilik na lamang ang abo sa miyembro ng pamilya. Masakit na katotohanan ito, Panginoon. Kaya itinataas namin, Panginoon, ang mga naiwan na mahal sa buhay ng mga pumanaw dahil sa COVID-19. Bigyan mo sila ng konsolasyon sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ngunit alam namin na hindi dito natatapos ang lahat. Nananalig kami na sa libingan may liwanag kaming maaninag sa dilim. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, siya'y nabuhay na mag-uli. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus na ating Panginoon, siya'y nabuhay na mag-uli. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus na ating Panginoon, siya'y nabuhay na mag-uli. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan.
si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus na ating Panginoon, siya'y nabuhay na maghuli. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalala. Si Jesus ay muling nabuhay. Ang 14 na istasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay tinubos mo ang mundo. Ang pagbasa ay mula sa mabuting balita ayon kay San Mateo, Kabanata 28, Talata 1 hanggang 10. Kinahapunan ng araw ng pahinga, sa paglabas ng unang bituin, sa unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan si Maria Magdalena at ang isa pang Maria para tingnan ang libingan. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas, at bumaba mula sa langit ang anghel ng Panginoon at nilapitan ang bato, pinagulong ito at naupo roon. Parang kidlat ang kanyang mukha at simputi ng niyebe ang kanyang damit. Nanginig naman sa takot ang mga bantay at naging parang mga patay. Sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Pinuhay siya ayon sa kanyang sinabi. Tingnan ninyo ang lugar na pinaglilibingan sa kanya. Pumunta kayo agad ngayon at sabihin sa kanyang mga alagad na muli siyang nabuhay at mauuna sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Ito ang mensahe niya sa inyo." Agad nilang iniwan ang libingan na natatakot at labis na nagagalak at tumakbo sila para balitaan ang kanyang mga alagad. Nakasalubong nila si Jesus sa daan at sinabi niya, "Kapayapaan." Paglapit sa kanya ng mga babae, niyakap nila ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sa Galilea. Doon nila ako makikita."
Panginoon, sa kabila ng kadilimang dulot ng COVID-19, may liwanag na sumusulyap at ikaw ang liwanag. Panginoon, ikaw ay buhay. Nagpakita ka sa iyong mga alagad at mga kaibigan, higit lalo sa iyong ina na si Maria. Ang pagbati mo ng kapayapaan sa iyong mga alagad ay pagtupad mo sa iyong pangako na ika'y mamamatay subalit muling mabubuhay. Kapayapaan ng puso ang pinanghahawakan namin sa oras na ito. Kapayapaan ng puso ang hinahangad namin sa gitna ng negatibong karanasang ng COVID-19. Pawiin mo ang lahat ng aming takot, pag-aalinlangan at pangamba. Ang bulong mo ng kapayapaan dulot ng iyong malung pagkabuhay ang panghahawakan namin. Hindi namin nalalaman ang nagaganap sa daan, sa lansangan, sa ospital, dahil kami ay naka-lockdown. Ngunit naniniwala kami na lahat ng aming pinagdadaanan ay matatapos din. Bawat Biyernes Santo ay may Pasko ng pagkabuhay. Sa bawat kaguluhan, lahat ay nauuwi sa kapayapaan. Sa bawat salot, nagtatagumpay ang paghihilom dulot ng iyong muling pagkabuhay. Hilumin mo ng iyong sugat ang buong mundo, Panginoon. Amen. Para sa intensyon ng ating Santo Papa, Papa Francisco. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Panginoong Hesus, matapos na pagnilayan ang iyong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng debosyon ito ng daan ng krus, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagiging aming walang hanggang punong pari at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong mapagpatawad na puso. Salamat, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa salita at sa gawa. Gabayan at akayin mo kami, Panginoon, tungo sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.